Magandang buhay, Pilipinas! Ako po si Sir FG, the vlogger teacher, at welcome po kayo sa akin pong channel. Ang video pong ito ay para sa mga magulang na nagtatanong kung ano po ang sistema sa darating na pasukan sa August 24, 2020 dahil po sa banta ng COVID-19. Bago po tayo magpatuloy, huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating mga video para updated po kayo sa atin pong mga darating pang mga videos patungkol sa DepEd at sa laban sa COVID-19. Sana po ay enroll na ang inyong mga anak sa mga oras na ito sapagkat ang bawat eskwelahan sa buong Pilipinas po ay gumawa na po ng online registration. Makipag-ugnayan lamang sa mga personnel sa inyong paaralan o sa paaralan ng inyong mga anak upang mapasok po ninyo ang online registration. Madali lang po, pwede pong gumamit ng laptops or computer at pwede rin pong gadgets na cellphone lang. Okay? At pangalawa po, kung hindi po ninyo ma-access ang online registration, puntahan po ninyo ang inyong mga barangay at tanungin sila kung meron pong iniwan ang mga teachers na registration form doon upang inyong i-filled up para sa inyong mga anak para makapag-enroll na po sila. Kasi sa amin po, ganun po ang ginawa namin. Yung mga taong wala pong gadgets o hindi makapasok sa internet, nag-iwan na po kami sa bawat barangay ng mga registration form para po sa enrollment. Pangatlo po, kung magtatanong po kayo kung ano po ang mangyayari sa pasukan, kung face-to-face po ba ang pagtuturo, the answer po is no. Dahil sa ngayon po ay napagdesisyunan na ang gagamitin po nating pamamaraan sa pagtuturo ay distant education or blended learning. Meron po mga taong afford magkaroon ng gadget, cellphones, laptops, at kung ano-ano pa, ay gagamitin po natin ang mga gadgets na yan dahil para sa ikalalago ng atin pong mga kabataan sa buong Pilipinas. Doon naman po sa mga hindi afford or mga lugar na kung saan hindi po talaga kaya or hindi po abot ng internet, ng signal, marami pong paraan, ano? Magbibigay po ang DepEd ng mga modules or mga printed materials na pwede pong gamitin upang ang ating mga estudyante sa buong Pilipinas ay patuloy pa ring makapag-aral. Pang-apat po, ang tanong na meron bang maaasahang tulong galing sa lokal na pamahalaan, antayin po natin gumagawa po ang ating lokal na pamahalaan ng mga hakbang para po masagot ang atin pong mga pangangailangan sa darating na pasukan. Dito po sa amin, meron pong panukala ang aming lokal na pamahalaan na magtayo po ng signal or ng tower ng signal para ang mga estudyante ay makapatuloy na makapag-aral sa darating na pasukan. At uulitin ko po, distant education po ito. Wala pong face-to-face. Panlimang concern po, doon po sa mga magulang na natatakot na mahawa ang kanilang mga anak sa sakit na COVID-19, ay inyo pong piliin at sikapin na ang mode of learning na pipiliin ninyo ay online. Okay? Siguraduhin po na meron pong internet sa bahay. Kahit po hindi ganun kalakas, basta mapagtiyagaan. Okay? So marami po nagreklamo na mahina ang signal sa Pilipinas. Wala na po tayo magagawa doon dahil trabaho po yun ng gobyernong palakasin ang signal. So gawa na lang po natin ng paraan at kung talagang takot po kayo na mahawa ang inyong mga anak sa COVID-19, pa-stop nyo na lang po muna ang inyong mga anak. Next year na lang po kung meron na pong bakuna, paaralin ulit ang inyong mga anak. Pahabol po, doon po sa mga maraming problemang mga magulang na nagreklamo. Maraming reklamong nakikita ko sa internet. Ang una ay mabagal na signal, hindi afford ang budget para sa mga gadgets. Walang trabaho ang mga magulang, kaya walang pera at hindi makabili ng gadget
ang gobyerno raw po natin ay hindi po kaya ang matulungan ang mga kabataan natin, at saka yung atin pong curriculum ay masyado na pong marami at hindi po kaya sa online or sa modular. Ang sagot po dyan ay ginagawa po lahat ng atin pong pamahalaan, lalo na sa sangay ng Department of Education, na mapaiksi po ang mga curriculums or ang mga meron po tinatawag na most essential learning competencies, na kung marami pong dinidiscuss dati sa normal na setting, ngayon po ay yun na lang pong pinaka-importante na lang ang ituturo namin online or sa module para po sa inyong mga anak sa darating na pasukan. At kung marami po kayong problema talaga para po sa pasukan, ay ang nais ko lang pong iparating sa inyo ay baguhin niyo po ang inyong pag-iisip. Baguhin niyo po ang inyong pag-iisip, dahil trabaho po ng DepEd ang gumawa ng paraan. Hindi po namin trabaho na hayaan na lang pong lumipas ang isang taon na wala tayong matututunan. Trabaho po namin gumawa ng paraan, kaya bahala na po kayo kung inyo pong tanggapin ang aming paraan na ginagawa at hindi. Pagkat ang lahat pong ito ay para sa bayan, kaya sana po ay magkaisa po tayong lahat, at sana ay maging safe tayo. Hangarin po namin ang kaligtasan ng inyong mga anak, kasi kami, hangarin din namin ang kaligtasan namin. Kaya po, sana ay atin pong bigyang pansin ang mga hakbang na ginagawa po ng gobyerno, ng DepEd, namin, mga guro, para po sa inyong mga anak. Mabuhay po tayo, bangon po tayo, at atin pong ipag-pray na meron mo pong madiscover na gamot o bakuna sa COVID-19. Salamat po sa inyong panonood. Ako po si Sir FG. Magkita-kita po tayo muli.